Naimbag nga oras tayo na apong nga kakailan, nagiti amin nga dumdum nga, giti dito nga programa, ti Kooperativa Sanggir, kaya namnama, July 9, 2022. Kat naidumduma kung natayo iti episode tayo, iti dito nga aldaw, kapwenta manmano nga mapasamak, kan talaga mat nga narigat nga ramidan, no talaga nga ngay gagara kung natayo, kapwenta dagiti bisita tayo, iti dito nga aldaw, at dagiti branch managers, manipod iti luar, iti probinsya, iti abra, at dagiti adda, iti credit branches tayo. So, ma'am, amuyo ida kan ano sa inyo apo ag Tagalog tay basitap ni tikastart ag kikinawatan gapo ta naggapo kadag iti naduma-duma nga probinsya naggapo kadag iti syudad lagi ti bisita tayo iti natingal daw ang tayo mabaybayagan apo ang kasakbayan ng gayam iam amok pa iti bagik Rosemary Colio apo your host para iti dating arod nga programa. Okay, so iti dating agundaway sakbay tayo agin na storya iam amu pa dag iti bisita tayo iti bagbagida no anya nga area suno anya nga probinsya wano anya nga branches iti nagapunda tapos iti kastak at makarelate kayo amin. By the way apo tape da itoy nga amok nga do dag iti maadalyo. So let's start from my left. Ayan iam amu na ti bagina paki magpakilala po kayo yung branch po ninyo at saka yung position or designation na hawak nyo and then yung area of operation ng inyo pong branch. Yes, ma'am. So, siya ni Rosalie Tubera from Cabanatuan Branch, Loan Officer. Okay. Siya ni Criselle Ngudu from Baguio Branch. Uh-huh. Next po. Hi, ako po si Giselle Caspilian from Manawag Branch. Alright. Hello po si John Peter Binluan, Loan Officer po ng San Fernando Branch. Okay. Ako nga po pala si Christine Agbuya, Branch Manager from San Carlos Branch. Alright, and... So, ako po si Gilbert Paraan from Ordaneta Branch, Branch Manager po. Okay. Alright, so nangaganyo hapo, nagapuday iti syudad, uno iti Ordaneta, San Carlos, kan Manawag. Alright, and La Union in San Fernando City and Cabanatuan. Yan. So, manmano kung nagtatay, bibihira po ang pangyayaring. Nag-gather natin sila in one venue. So, we took this chance actually at the Ikalkalpa City by isang training seminar ng inatenderanda. Kumbaga, human resource development program ito. Pero, inalag na iting agundaway apo tap na makain na story. At ida may panggap ka na ito operations na kanrunaan na iti credit. Okay, so ito muna unang i-shoot out tayong question apo. Ano yung mga services and products offered by the branch? Alam natin yan, credit po kayo. Pero specifically, ano po yung mga products and services na ino-offer po ng mga branches? Meron po tayong uniform na binibigay na financial products sa ating mga clients or members. So let's start with BM Gibbs siguro. So sa amin, sa Ordaneta branches, services na ino-offer po namin is credit or yung nagpapaloan po, tapos savings and deposits. Mm-hmm. So, time deposits, yun po yung mga ina-offer po natin dun sa branch. Okay. So, specifically dun sa financial product, kasi may mga iba-ibang klase po yan, di po ba? Mm-hmm. Can you give us some examples ng mga ano, ng mga financial products na yun sa credit? Lalo na, kasi alam kong mas madaling ibenta yung credit kesa yung savings. Yes. Mantin. Sa branch po namin, sa San Carlos branch, masasabi ko na mas maraming nag-avail sa amin ng business loan. Business loan? Yes. Yes. Kasi hindi naman pulingid sa kaalaman natin lahat na may napagdaanan tayong pandemya. So, alam natin na most of our business owners ay nalugmok or natigil yung kanilang mga business. So, ngayon, as of today po, nung mga nakaraang buwan and then nung okay-okay na po, most of our members ang ina-avail nila is business loan upang makabangon muli at maituloy ang kanilang mga kanilang negosyo. Okay, when we say business loan, ano pong minimum tsaka maximum amount niya sa pag sa credit? Wala naman kasing inaanong minimum maximum amount. Okay. Based yun kung magkano, kung anong amount ang i-apply ng ating mga members and then for approval naman po yun. Uh-huh. Sasalain naman nating mabuti and then i-base din po natin sa mga incomes nila. Mm-hmm. And then mga expenses nila. So, for approval yun, sila ang mag-apply or sila ang magsasabi kung ilang amount. Okay. So, isa sa branch niyo, ma'am, magkano yung pinakamataas? Sa business loan, ma'am? Yes. 12 million. Wow. Okay. We talk about millions. Alright. May pwedeng idagdag ang yung mga taga-syudad. Siguro sa La Union and sa Baguio, if you have anything to add dun sa kung anong financial product nyo, yung talagang ina-avail ng ating mga members.
Mostly sa San Fernando naman po is mas marami po yung providential loans or kung tinatawag natin mga personals, ganyan, emergency, ganyan, san and kwan. Kasi kung makikita din naman natin sa city, so parang nandun din po yung spot po natin na mga more or empleyado rin po kasi since city nga po, so maraming establishment po doon. So yun po yung siguro nakikita namin na medyo, kaya medyo madami po yung nag-avail po sa amin ng mga personal loans or providential loans na tinatawag po natin dahil doon sa mga more establishment doon na empleyado po. Okay. So more on kwan po kasi salary loans, ganyan po yung kwan sa loan niya. Alright, kahit sinabi kong yung mga cities muna, I would like to ask kasi depende yun sa area, which is, okay, ituloy natin kay Ms. BM Crisel. Sa Baguio naman, which is an educational center, ano yung pinaka-ina-avail doon? Sa Baguio kasi, sa amin is personal loan, yun, providential loan din. Kasi si personal loan, nagiging multi-purpose loan na kasi siya. Okay. Andun na yung mga iba't ibang, yung purpose na for personal uses. So, usually kasi, sabi nga ni Ma'am from San Carlos na, mas malaki ang ang business loan sa kanila. Sa amin kasi, mas naano ko na mas malaki ang personal loan kasi yung mga employees din, gaya na sabi ni Sir JP dito, ang personal loan kasi, yung mga, meron din yung mga ano kasi, empleyados na, syempre they have to, kailangan din nila ng funds for their family para mag-start ulit. Yun. So, aside from business, kailangan din ng personal fund to start ulit with the cost of pandemic, financial crisis ng pandemic. Okay. Yun po. Alright, sa Urdaneta, which is a city also pala, si ikaw, yes, BM Gibbs. Doon naman po sa Urdaneta, we're on salary loan. Salary loan. Kasi marami ding empleyado doon, so maraming schools. Tapos mga private companies. Okay. Na private and government agency na naglo-loan din sa atin. Alright. Kay BM Giselle sa Manawag? Sa Manawag branch po, ma'am, actually po. It's a tourist destination. Yes po. Okay. Actually po, ang pinaka, when it comes to the accounts, ang most availed loan is personal and salary loan. Okay. Marami po tayong mga empleyado na under salary deductions po, including yung, kung tawagin din po natin ay ATM loan dahil they are surrendering their ATM to us. And then, pero most of ano po is, yung kung we go deeper, yung titignan natin pinaka-purpose nila usually is at least to uplift their own life din po. Such as building or putting up new business, pagtatayo at pagpapaganda ng bahay. Yun po. And then, when it comes to ano naman po, number or amount ng na-availed na loan, ang pinakamalaki po is 20M. Wow. Business loan naman po yun. Opo. Wow. Okay. Sa Kabanatuan, which is, I think, partly agricultural, kahit city siya, ano yung mga most available financial product niyo doon, ma'am? For at us, saka pinakabata kayo, di ba? Apo, ma'am. Okay, 2 years. Apo. Sa Kabanatuan, ma'am, is salary loan. Mas madami yung salary loan sa Kabanatuan branch kasi madaming mga empleyado din. Kasi malawak ang Kabanatuan branch, which is 89 barangays sa Kabanatuan. At saka, yun nga, yung mode of payment kasi nila is ATM. So, yung may mga nagtatrabaho, hindi na nila kailangan pumunta sa office. Kung nandun na yung ATM nila, automatic deduction agad. So, hindi na ma-ano yung oras nila sa pagpunta sa office, sa pagbabayad. Alright. Oh, sige. So, nangaganyo po, nagigay experiences from the outside, which is very enlightening ko na tayo. Kapunta ti mang manggag tayo lang gamit. Nagiti branches nga, dalito yung unag ti abra. So, tigal-galpas nga training lang namin kat sharing of experiences. I hope nga doon tumot iti ma-generate tayo mat nga takeaways tayo ta dito yung nga interview nga pag may didaan o mabalin tumot nga i-suggest na giti members ka na giti bukod na nga branches. Okay, we go to the next question. I think they can answer also. Pwede kayo mag-pitch in ng inyong mga ideas. Ano sa palagay nyo sa mga products and services nino offer ng ADTEMPCO ang pinaka may maraming question, pinaka may maraming issues? Don't worry, pinagpaalam ko ng question na to. Pwede niyo sagutin. Okay, ma'am, etong pinakabata muna sa ano, sa Kabanatuan. Which product or service or benefit ang sa tingin niyo, sa experience ninyo, eh napakaraming tanong ng mga members. Meron ba? Ano, ma'am? Sa Kabanatuan branch is
yung mortuary. Okay. Yung deduction from savings nila, mm-hmm. most of the members, yung sinasabi talaga nila is, ano ba yan? Kaka-savings lang, naubos agad. Mm-hmm. Kasi ano ti ag-savings ti adon no, adon ti may babawas. Makiskisayan so, mat. Yes. Okay. Makiskisayan mat. Kasi dyan ti kaadwan nga. Question data, benefit ti mortuary tayo. Okay. How do you answer that? Or paano nyo ina-explain sa ating mga members na talagang ganun talaga yung mortuary that you have to help out? Yun yung benefit na as much as possible ayokong i-avail. Lalo na kung direct. Pero since ang purpose nito is nakakatulong para sa ating mga beneficiaries, lalo na yung mga extended beneficiaries natin. So, how would you explain that to them? Mga questions. Yes, ma'am. Based on my experience for being a bookkeeper for more than 8 years and mm-hmm. handling mortuary, hindi kasi pare-pareho yung ugali ng tao. May okay. mga taong nakaka-appreciate. Pero mm-hmm. may mga taong konting bawas lang sa savings nila is naghihimutok na sila. Mm-hmm. So you have to be patient sa mga tanong, the way they act. Minsan kasi disrespectful na sila pag mm-hmm. nagtatanong. So ang ginagawa ko na lang, from the past 8 years na dami kong na-encounter na ganun is, ma'am, sir, isipin na lang po natin, mas maigi po ang makatulong kaysa naman tayo yung abuluyan nila. Okay. Parang ganun. Like parang that. Ganun. Kasi oh, diba? Para at least mapagtanto nila or maisip nila na mas mabuting magbigay. You mm-hmm. have to share. Magkano lang naman po ba yung point something, mm-hmm. piso, or kung ilan yan na itutulong mo sa pamilyang naiwan nung beneficiary. Okay. So, hindi kasi pare-parehas ang mentalidad ng tao. May mga open-minded, may mga hindi naman. And then, good thing is, at the end naman, so mag-i-smile na lang sila. Okay. And then, i-explain mo na rin. Aside from 5 extended beneficiaries, ma'am, sir, isipin mo na lang kung wala kang SSS. Mm-hmm. Magkano ba ang nakukuha sa SSS? Mm-hmm. So, from 1 month to 1 year, 23,000 na po yung makukuha nyo. Up to mapunta na po kami doon sa 5 years and above, 115,000, parang ganun, mm-hmm. na binibigay sa talagang miyembro ng cash. Wala namang kahirap-hirap. Basta, kumpleto po tayo ng mga requirements. At nasa maintaining balance din po ang ating savings. Mm-hmm. At ang ating share capital ay consistent din pong nahuhulugan. So, napapaisip sila, ah, malaki pala. Oh, di ba? Yeah. Okay, so the key to that issue is yung matyaga lang siguro na pagpapaliwanag. Yes. Oh. Okay. Yes. Maiba tayo doon naman sa positive. Member na appreciate kasi doon sa Baguio nung first na chapter assembly na inattendan ko, marami doon mga nakausap ko lalo na yung mga medyo matanda at nag-retirees. Ang nag-avail daw sa nag-member daw sa ADTEMPCO dahil sa mortuary. Paki-explain nga yung BM Crisel. Ganito kasi siya. Sa amin kasi, sa Baguio, usually ang nakaka-avail is yung mga matatanda na. Mm. And it is also the reason na lahat ng yung mga members, family relatives nila, nagme-member na rin. Mm-mm. So, kumbaga, it's isang strategy din for marketing. Okay. Yes, kasi they appreciate that one. Kung titingnan mo kasi yung culture ng nasa Baguio or yung mga Kankanay or kwan. Syempre sir ang ay syempre Ma'am Rose yung gastos din. Yes. Malaking tulong na po yun sa amin. Manungano ang timagatan niya. hindi naman po nang baboy ba? Baboy. Sorry. Every sa amin as a culture namin, meron kasi yung culture na sa time ng lamay, every day or every night time, may isang baboy na kakatayin. So, that is a very big amount na yun sa amin. Oh, diba? 12,000 is very big amount. So, we have to maintain only our savings deposit and kailangan din consistent yung share capital para lumaki naman para sa sarili na natin na members. Mm-hmm. Was there an experience na biglang hindi nila yun inaasahan pero binigay nyo kasi nga nararapat lang na ibigay kasi nga kasama dun sa beneficiary? Yes. Okay. Hindi nila ina-expect. Okay. So, sa patingin nyo, dito pa lang sa product na to, sa mortuary, mas marami yung benefit kaysa dun sa ano. Sa bagay, hindi naman natin yung nagagawing policy unless hindi natin nakita yung magandang ano niya. So, yung maganda lang siguro pagpapaliwanag. Yes po. Okay. Thank you. And, eto na. Ano sa tingin nyo yung pinaka, nandito sa ADTEMPCO, edge or advantage ng ADTEMPCO na hindi nyo nakita sa ibang financial institutions, you are managers. Alam kong tinitingnan nyo yung competition. Alam kong
nag-observe din kayo or nagre-research din kayo how other institutions work. So, sa tingin nyo, anong edge or anong advantage ng ADTEMPCO over the others? Ma'am Giselle? Actually po, yung pinaka-advantage ni ADTEMPCO is yung pagpaparealize doon sa mga members na you are not just a customer, kundi isa ka ding owner ng kooperatiba once you became a member. At the same time, cooperative is not just about for income. It's not just about for net surplus, kundi yung pinaka-primary goal po kasi natin is yung i-uplift yung merong pamumuhay yung bawat member. So yun po yung pinaka-edge ni Co-op, ni ADTEMPCO, compared to other financial institutions. Meron siyang social something? How do you call that? Social responsibility? Yes po. Okay, pang community. I think si JP meron pang gustong i-add. Si BM, ay BM tuloy. Sana nga. Okay. So, sa naman, ma'am, is isang advantage din naman natin, like a lending institution, ganyan. So, yung tinatawag po natin dito sa kooperatiba, ma'am, na patronage refund and dividend. So, yun po yung, as marketing dati, ma'am, since dumaan po ako sa marketing dati, ma'am, way back 2014, Manawag Days po. So, yun po yung lagi kong pangtapat ba? Sa mga nakaka-kuan ko dyan, or yung mga nag-i-inquire na kuan. Since, kuan, yun, hindi lang ang minamarket ko din po is hindi ka lang din nagbabayad ng utang, kundi nagkakaroon ka pa rin ng savings and share capital, no, which is kasama dun sa amortization mo na kuan. So, unlike sa iba kasi, ma'am, wala po kasing mga ganon na kuan. So, yun siguro yung isang kuan din advantage or kuan ni ADTEMPCO sa ibang lending or financing institution. Sa alam ko, ma'am, na kuan, kasi sa kuan ngayon po is yun nga yung sabi ninyo po, nagtatanong-tanong din po kami kung ano yung mga advantage ni Co-op and then doon sa... Yes po. Okay, BM Gibbs, meron pang gustong idagdag doon? So, sa akin naman, may dadagdag ko. Napakalaki ng tulong na ADTEMPCO. Sa interest pa lang, compare mo sa mga iba or sa mga 5-6 mga private lenders or sa mga tao. As high as 20%. So, 20% compared to ADTEMPCO is 1 point something. Tapos, yun nga, nasabi ni Sir JP or BMJP, yung sa patronage refund kasi... napakaraming institution na nagpapag-utang, pero yun nga yung sa atin sa ADTEMPCO is binabalik niya yung interest na nasingal niya sa'yo. Okay. May percentage na binabalik niya. And other services. Yes po. Ayan. Hey, si ma'am, sa kapanatuan. Ano naman ma'am, yung advantages is yung madaling kausap yung mga staff or empleyado ng ADTEMPCO. So, sa Ordaneta kasi yun yung lagi nilang sinasabi. Kasi dati akong Ordaneta mang for more than a year. Yun yung sabi nilang sinasabi na buti pa dito sa ADTEMPCO, madaling kausap or lapitan yung mga staff. Hindi katulad ng iba sa malalaking or ibang lenders, bangko na matataas yung mga empleyado nila. So, dito sa ADTEMPCO, hindi lang sila staff na staff. So, magiging kaibigan mo din, madaling lapitan. So, we agree to that. Yung madaling lapitan ang mga staff ng ADTEMPCO. Yes! Yes! Alright, bago yun ah. Habol lang din po siguro, ma'am. Si ADTEMPCO naman is tax-free naman po. Ayun! Yes. Yun ang edge. Yun pang isang edge. Okay, customer service, pati yung sa taxes, yung mga services. So, kung sakalit agree kayo doon sa sinasabi na talagang madaling lapitan si ADTEMPCO at napakadali, napakagaan na kaagapin si ADTEMPCO, paano nyo i-introduce si ADTEMPCO sa inyong mga prospective clients or members? Ito yung intro na natin sa ating marketing. Alam kong expert na kayo dyan. So, how would you describe ADTEMPCO kapag ka nagmamarket na kayo sa inyong mga prospects? Simulan na natin kay BM Gibbs. So, para sa akin, siguro, first na i-introduce ko sa mga members is, sa ADTEMPCO is, hindi lang siya nagpapautang. So, so, number one is, gusto niyang makatulong sa mga business owner or sa mga maliliit na tao na negosyante or malalaki or maliliit man is, yun yung pinaka isang goal niya, makatulong sa community para at least mas mapabuti yung mga
businesses nila, buhay nila, pamumuhay. So yun yung isang parang gusto ko introduce sa mga members po. Yun ang isang kabuuan ni ADTEMPCO na gusto mong malaman nila. Yes. Okay, si Mami. Sa amin naman sa San Carlos and na na-encounter ko or na narinig ko from mga other sa ibang tao or sa mga upcoming members pa na magiging member pa ng kooperatiba. Before kasi ang San Carlos ay yung mga karatig bayan na malapit doon, hindi sila aware sa co-op, kung ano ang co-op. Yes. So, we have to explain to them kung ano ba talaga ang pagkakaiba ng kooperatiba sa other financial institution. So, lagi nating sasabihin or explain na ang co-op ay iba sa ibang financial institution dahil pag membro ka ng kooperatiba, isa ka rin kamay-ari nito. Kumbaga, co-owner. Hindi ka lang basta uutang. Isa ka ding nagmamay-ari ng co-op. And then sa kooperatiba, mararamdaman mo ang pagdadamayan ng bawat isa. Sabi nga ni Ma'am Rosalie, madaling lapitan. And at the same time, hindi lang po tayo nakafocus sa pag-gain ng net surplus or pag-i-income. Tayo rin po ay tumutulong sa mga kapwa natin, gumagawa ng mga social activities, mga ganon. Tree planting, ganon, sa mga environment natin, sa surroundings. Community pantries. Yes po. So, related tayo sa maraming bagay, sa pagtulong sa lahat, hindi lang po sa pag-gain ng income. Okay, thank you. So, para sa akin naman, since kwan po, ito po is na-encounter ko naman po sa La Union or from Manawag days pa din po na kwan po. So, since naging marketing. So, hindi maiwasan kasi yung mga may mag-i-inquire po sa inyo na isang member, ma'am, na nag-i-inquire sa inyo na parang sasabihan po kayo na, kasi syempre, i-explain mo kung ano yung mga products and services na ADTEMPCO na kwan, parang nasa kwan nila is scam, hindi totoo. May lalala ko, galing ka ba natuan? Yes po. Nagtanong sa FB Messenger. So, okay. Ang lagi ko namang kwan, ma'am, inaano is ADTEMPCO is the one billionaire co-op. So, wala po silang, hindi po silang magdadalawang isip, ma'am. Kasi yung isip po ng iba is sinasabi nila, ay baka magsara yan, kasi ganito, ganyan. So, ang inano ko lang is hindi, pinapatunayan ko sa kanila, or na-explain ko po sa kanila, ma'am, na malabo yung mangyaring, yung iniisip po nila. Okay. Kasi nga po, si ADTEMPCO is isa na po siyang billionaire co-op. Drawing it from your statement na baka scam, tawag dito? Ibig pa sabihin, too good to be true, yung mga ino-offer natin, how do you react to that? I'll give that to the remaining BMs. BM Giselle, too good to be true ba yung mga ino-offer natin? O masyadong maganda? Sa tingin mo? Actually, na-experience ko yung shinare ni Sir JP. Kasi isa din ako sa nag-start ng Manawag noon. Okay. So, since ini-introduce natin kasi noon ang cooperativism sa Pangasinan areas, which is area na hindi talaga aware kung ano yung co-op, naninibago sila doon sa pagbibigay ng share capital. Okay. Yun yung pinaka-reason. Yun yung pinaka-reason kung bakit scam ba to. Kasi bakit pyramiding yung dati? Oo. Bakit kailangan kong magbigay ng pera sa'yo? Eh, usually, ang daming lending dito na sila yung nagbibigay ng pera sa akin. That's true. Okay. Yun po. So, hindi sila sanay doon sa pagbibigay ng share capital. Wherein, masasabi kong proud na kaming mga managers ngayon kasi masasabi nating ang Pangasinan areas ay aware na kahit papano through ADTEMPCO. Yun! Through ADTEMPCO, naging aware na po kung ano talaga yung co-op ang mga Pangasinense. So, though may mga tao pa rin talaga, pero hindi na tulad dati na actually marami na din yung mga talagang willing magbigay ng share capital. Dahil syempre, in-expect din nila yung kagandahan nung pag-receive ng dividend. Ayun. Kasi parang nung before pandemic, actually, ang taas kasi ng dividend rate natin. Kaya kung business-minded ka, may naging member kami na ang nasa isip niya, compute ng compute. Natututo talaga mag-compute. Oo. Tapos kino-compare din tayo sa pag-ibig. Ah, mas maganda dito. Okay. Ganyan. So, sa lahat po ng listeners, tinitake ko tong advantage
baka po gusto nyong mag-save sa atin, mag-time deposit dahil wala po tayong tax. Maganda po sa co-op. Mm-hmm. At maganda pong mag-invest through share capital. Yun po. Okay, PM Priscel. On my part, sa akin kasi ang pinakaunang advice ko is huwag mong pilitin kung ayaw. Okay. Yes. Pero you have to explain kung ano talaga yung co-op. Uh-huh. Gaya nga sabi nila, may mga ibang nag-iisip na scam kasi they are not aware of what is cooperative. Okay. Hindi pa sila aware sa cooperative. Sa Baguio, hindi big sabihin, they are all aware. Hindi. May mga tao pa rin kasi doon na hindi nila alam kung ano ang kooperatiba. Mm-hmm. So, you have to explain to them, pero do not force them. Okay. You let them background check. Mm-hmm. Kailangan mo silang, sige ma'am, hindi kita pipilitin, pero bibigyan kita ng form so that in case man nakapag-decide ka, nakapag-background check ka, mas maganda kasi mag-background check. You have to see, yung pinakamagandang i-check mo dun is yung size na ng co-op. Mm-hmm. Ano mo ba kung established na ba siya? Ganon. So, dun ka siguro maniniwala. With the ADTEMPCO itself, 36 years. 37 na. Oo, magta-37 in service na siya. And with the size na naturingan na billionaire co-op, hindi ka na siguro mag-atubili na mag-member. So, yun. Yun po ang way of marketing namin doon. Okay, from kabanatuan, paano mo pinakilala si co-op? Pinakabata ka at paano mo naman? Paano so, mo siya, ano? Ganun din ma'am, yung mga tingin ng talaga ng mga tao is scam talaga. Meron, so, nagtanong sa akin sa madami FB. Talaga scam. Ano yan, scam. Yun yung lagi nilang sinasabi ma'am. Pero pag na-explain mo naman talaga, especially pag nakita mo, pinakita mo na sa kanila yung PMES, yung laman ng PMES, okay, yung mga buildings na ADTEMPCO, asset ni ADTEMPCO, yun na. Okay, so it's very interesting. Although, paulit-ulit na to eh, kasi sa mga iba pang mga managers naging guest din sa programang ito, they have also said the same thing. I mean, they answered the same questions. Pero sa inyo, very refreshing. Yun talaga yung purpose kasi kung bakit kailangan kong i-draw out yung mga answers naman from outside. Kasi magkakaiba tayo ng setting. Dito sa local, medyo kabisado na natin to. So, from outside, magandang lesson. Sabihin na natin ganun. Para maghabulan kayo. So, with all the things na ginagawa ng ADTEMPCO for your development as managers, sa susunod siguro na live natin, mas marami pa tayo may share. Okay? So, I hope po at nag-enjoy kayo. Itinito yung arod ng interaction with the managers from the different branches of the ADTEMPCO credit operations. Agyamang kami mananapoting kay panagdangag. Itinito yung arod ng programa. Kat pumakadam ng tipagayang Rosemary Colio. Until next week, iti sa balimanan ng episode. Iti programa tayo, Kooperatiba Sanggir Kenam Nama. Rosemary Colio, apo rimbag. Nga oras yo.